Welcome to Las Casas. Ating Casa Luna from Luna La Union na itayo po itong bahay nito year 1850 sa pagmamay-ari ni Don Primitivo Novicio during po ng famous Luna Brothers. Si Antonio Luna, isa sa ating mga general noon, at si Juan Luna, isa sa ating Philippine Master of Arts. Luna La Union po dati po siyang namakpakan La Union. Pinalitan lamang po yung tawag sa lugar taong 1906 para po sa pagbibigay pugay sa magkapatid na Luna. And during World War II, itong bahay po na ito, nagsilbi po siyang headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon, at isa sa kanila na pagpulungan dito ay yung planong pagdakip kay General Tomoyuki Yamashita, leader po ng Japanese soldiers noon. At mamaya naman po sa pagpasok natin sa bahay sa ikalawang palapag, meron po sila pwede pumasok sa loob ng bahay o manilbihan ng harapan sa kanilang mga amo. Sila po kasi yung pinakamababang uri ng tao noon. Sila po yung mga natakot lamang sa gera, kung kaya't sila rin ay walang sariling ari-arian. At yung pinakamalungkot pa po sa pagiging alipin sa gigili. So, tara po, akayat po tayo. Let's go. Let's go. Sa taas na lang kayo. Sa likod, beranda o beranda. Oo. nung sa ganyan magsilbing collection na lamang din po. Tulad po ng mga larawan na yan, galing din po yan sa iba't ibang mga bahay, hindi po talaga sila konektado dito kung kaya hindi na rin po namin sila kilala. Malitan lang po sa isang yun. Ayan, sa Mona Lisa. So, dito po may makikita tayong doon mga electric pan or ventilador, may sewing machine, doon po meron tayong makinilya or typewriter. May bus din tayo ng ating mga bayani like Dr. Jose Acuzar, Marcelo, Shilet Pilar, at kung sino-sino pa. At ito naman po, ano po ito sa inyong palagay? Maleta. Yes po, tama po si Kuya. Ito po ay sinaunang maleta or suitcase na tinatawag po. Galing ni Alvin, mga pipi. Yes po. Naglalagay po sila ng ilang perasong damit sa loob. Tinatangkan po siya, tatalian, tapos pag ganito po siya bitbitin. Kuminsan naman po kapag mainit sa ulo. So ganito po yung dinadala ng mga Pilipino sa tuwing sila po ay lumulubas. Talaga si Alvin nag-aamit. Parang ito po, yung daan po sa gigilid, yan po yung nabanggit ko sa inyo kanina na bulada. Yan po yung daan ng aliping sa gigilid. Pwede po yan sa bahay. Yan lang po sila pwedeng dumaan. Hindi po talaga sila pwedeng pumasok sa loob. At yung mga lumang gamit po, ano makikita natin dito lang galing po yung mga yan sa
iba-ibang mga bagay na inilipat po dito sa resort peg. Sama-sama na lang po sila dito nung sa gayon magsilbing collection na lamang din po. Tulad po ng mga larawan na yan, galing din po yan sa iba't ibang mga bahay. Hindi po talaga sila konektado dito kung kaya hindi na rin po namin sila kilala. Maligan lang po sa isang yun. Sa Mona Lisa. So dito po may makikita tayong doon mga electric pan or ventilador, may sewing machine. Doon po, meron tayong makinilya or typewriter. May bus din tayo ng ating mga bayani like Dr. Jose Acuzar, Marcelo, Shidel Pilar, at kung sino-sino pa. At ito naman po, ano po ito sa inyong palagay? Maleta. Yes po, tama po si Kuya. Ito po ay sinaunang maleta or suitcase na tinatawag pong galing ni Alvin, mga pipi. Yes po. Naglalagay po sila ng ilang perasong damit sa loob. Tinatangkan po siya, tatalian, tapos pag ganito po siya bitbitin. Kung minsan naman po kapag mainit sa ulo. So ganito po yung dinadala ng mga Pilipino sa tuwing sila po ay lumuluwas. Si Alvin nag-aaral. Masyado po matarik yung hagdan. Makikitid po yung baitang niya at madulas din po yan. So for your safety, wala na pong bababa. Storage lang naman po yung nasa baba ng bahay. Sige po, dito po na yan. Pati yung bolo. Galing naman. So dito naman sa may kwarto, ito may makikita po tayo yung mga lumang cabinet na tinatawag pong platera, lagayan po yung mga plato at pinggan. May mga lumang larawan din po tayo dyan, pwede nyo tignan sandali, baka po may makilala kayo. So, matagal na po namin inaalam po sa inyo yung mga yan, baka matulungan nyo po kami. So, baka andyan po yung mga kababata. Mayan yung mga naiwan? Sa ibang mga bahay po. Pinagsama-sama na lang po sila dito. Yeah. Kasi karamihan po kasi ma'am sa mga bahay na nakikita nyo dito, original houses po talaga sila. Ito original to? Yes po, binaklas po tapos inilipat po dito. Mm. Binuo parang 3D jig sa bahay. Mga itong plato. Sige po, after natin dito sa kwarto, tapusin po tayo dito sa susunod na kwarto. Pansamantala po tayo madaan sa ating bulaga pero hindi ibig sabihin na tayo po ay alipin sa gitinit. Ito po ay para lang sa protection ng ating mga lumang gamit. Siyempre yung ginagamit nilang panggawa ng halo-halo ng araw. Diyan po sa cabinet sa itaas, meron po tayo dyan, evolution ng cooking. Ito. May mga taong pa po yung iba dyan, makikita po. At ito po, meron po tayo dito ng old machine gun. Ito po, helmet ng sundalo. At ito po, ito po yung older version nito. So, plancha de olive po siya, ang dawag rinsa. Same lang siya gamitin ng pagkakaiba lang po wala po itong takip. At nilalagyan po ito ng handle ng kahoy kasi nga po pati ito umiinit. At ito naman po. Yes po, tama po siya. Ito po isang coffee grinder. Natagpuan po yung bahay na yan sa vicinity ng Iglesia ni Cristo sa Baliwag, Bulacan. Kaya yung bahay nagsilbi pong function hall nila doon. Sa original na struktura ng bahay, yung ibabang bahagi, sarado po talaga siya. I never made it, but I know.